Good evening guys. Today's video guys magpe-flex lang tayo sa pag-laminate yung plastic lamination guys. At susubukan natin yung mga IDs ko na walang protection ilalaminate natin guys. So ito at papakita ko sa inyo kung ano to. So ito guys yung lamination machine natin. Yan. So yan, meron siyang hot, tapos sa gitna off, tapos yung right side ay cold. So pwede natin gawin yung paglalaminate natin sa ating mga documents o sa ating ID. Pwedeng gumamit ng cold or hot. So ngayon ang gagamitin ko hot kasi ang nabili kong pamplastic na plastic lamination cover ba ito? O yan, para sa ID ay pang hot. So ito guys. So wala kasi ako magawa guys, order no drawing. So ito guys, at i-insert natin itong ating ayan, parang kasya naman guys, ano? O hindi. So ayan, at i-laminate natin. So ito nga guys, sakto-sakto lang. So mapapansin nyo, napakaliit nung gilid, no? Oh no! Diba? Ayan. So, ayan. So, subukan na natin, guys, ilagay sa loob para mainitan yung plastic. So, ayan, guys. Yun. Sana magdikit kasi masyadong makapal yung ating ID. Ayun, no? Luto na siya. Ayan. Niluluwa na guys. Ayun. Ay, okay na. Ay, ingot. Ayan guys. Gawa na. Tignan natin kung may bumubukas sa gilid. Ay, meron. Oh no! So, isa pa. Ayun. Ayan, nasa na. Uy, nawala. Uy, naglalabas na guys. No. Ayan. Ayan guys. So, nagdikit na yung gilid. Kailangan pala doblehin. So, meron naman guys ako i-laminate. Pa naman guys. Taong ito. Yung A4 size naman guys, saglit. Yan, ganito naman guys kalaki yung A4. So yan, at hahanap tayo ng lamination plastic para dito. So saglit guys. A few moments later. So ito nga guys, nakakuha ako ng pang A4. So ganito kalaki, makapal siya. So parang 250 ml ito. Ayun, at titingnan natin guys kung kasi yung bond paper na A4. So, submit guys at i-align ko lang. So, ito guys, na-align ko na nga yung A4 na bond paper. So, saktong-sakto lang doon sa plastic na lamination plastic natin. So, ayan. Kasi itong mga documents natin ay mga bakit ganito kalalaki na yung inire-release ng ating mga opisina sa katulad sa registration ng LTO ay A4 din, di ba? Yung certificate of registration at saka yung official receipt, yung ORCR kung mga ibig sabihin nun yung ORCR, yung official receipt saka certificate of registration. So yung laminate din natin para pag nag-renew tayo sa
LTO ng yearly ay hindi magugusot, di ba? So, sana so yan guys, isubukan na natin, isubo doon sa lamination machine natin. So, saglit. So, ito na nga guys, at lalagay na natin. So, yun. Kasyang-kasya guys, di ba? Para ka lang nag-preprint. Ayan guys, oh. Ayan, unti-unti siyang dumadaan doon sa loob. Actually, mainit na to guys, oh. Oh, no! Pero happy pa rin yung ating renewing. Ayan. So, ayan. At yun na, oh. Lumalabas na sa kabila. So, mamaya, yun namang sasakyan ang ilalaminate natin para pagbinigay natin sa mga window ng opisina, eh, hindi magugusot. So, yun na guys, oh. Lapit na. Sana isang pasadahan lang para makuha. Mukhang nakuha naman. O, yun, oh. O, di ba? Ayun guys, oh. Hindi ba? Di ba? Official document natin to guys. At para sa ay hindi na lang ito. Ito mabubuka. So, subukan natin kasi masyadong makapal yung nabili ko. Dapat pala yung 125 yung thickness lang ay 125 millimeter. Kasi ito guys, kung ano to eh, 2.5 na, 2.50 millimeter. So, ganun-ganun lang natin, balik-balik lang natin hanggang sa magdikit. Kasi roller doon, pagka masyadong makapal, eh, umaangat. Hindi lumalapat doon sa may kabilang roller. Pero yung kanina, nalaminate naman guys yung ID ko, hindi na bumukas doon sa gilid, oh. Ayan guys, oh. Dikit na dikit na siya. Ganun din, no? Ang thickness niya, oh. Diba? Sakto-sakto lang. So, katulad lang din dito. Yan na. At, tapos na ata. Ay, naku, ayaw magdikit, guys. Oh, no! Pero try natin, baka meron pa doon. Ay, nagdikit na ata. Mainit lang guys, hindi ko mawakan mo masyado, mainit. Ayun oh, hindi. Ayun, may buka pa dito. Siguro, palabigin muna natin. Hindi naman kasyang pa ganyan. So, isa pa. Hanggang sa dumikit yung ilid guys. Kung bibili kayo guys, yung 1.25 millimeter lang. Para hindi siya mahirapan imitan yung mga gilid-gilid. Kasi ito, 2.50 millimeter, makapal masyado. Pero pagka naidikit naman natin yan, guys, eh maganda naman. Kasi kahit itayo mo yan, tatayo yan. Very good. Yun. Ayan na, guys. At malapit na. So, saglit lang. So, guys, after 10 beses ko nilagay sa lamination machine yung makapal na lamination plastic, hindi nagdikit. So, pero ito guys, yan, okay siya, nagdikit. Ang galing, ang galing. Ito. Yan guys, hindi dumikit. OMG. Kasi what? May naiiwan sa mga gilid. So, sa sobrang kapal siguro, guys, ayan o. Hindi nagdikit. Siguro, maghahanap tayo ng mas manipis. Tingnan natin yung 1.25 o kung merong 0.8 para ma-secure lang natin yung ating papel. Para hindi nadulingan sa panalulukot. So, hanggang dito na lang muna, guys, at maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Bye-bye.